Hi Earth Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Meron tayo ditong letting go na naman. So parang pares kayo ni Water Signs. Ano ba yung mga kailangan yung i-let go sa inyong buhay? Earth Signs. So, di ba yung mga negative things na nagdudulot sa inyo ng stress? Marami kasi sa inyo stress ngayon. Retreat. Ba't parares na parares kayo? Tama pa. Ha? Sige. Tignan pa natin. Growth, di ba? Kasi kailangan mo na ng pagbabago. You need transformation, Earth Signs. So, yung iba sa inyo, medyo nag-iisip-isip na talaga kayo. O gusto nyo mapag-isa kasi gusto nyo mag-isip. Ano ba yung gagawin mo sa buhay mo? Ano ba yung plano mo? So, dumarating ka na sa point na yan na yung iba talaga sa inyo nagmamatured na. Tignan natin. The crane bag. Oh, letting go. Okay, so madami kang kailangang i-let go ng mga gamit, Earth Sign. So, siguro, punong-puno na yung cabinet mo, baka hindi mo na nga masara sa sobrang dami mong damit. For example lang ito. Ba? Diba? So, siguro kailangan mo ng i-declutter yan. Ba? Diba? Yung iba naman sa inyo, kailangan nyo nang palitan yung mga gamit sa bahay nyo na sira. Okay? So, kung gusto nyo na positivity yung pumasok sa inyong bahay, sa inyong mga gamit, ayan, palitan nyo na yung mga sira. I-let go nyo na sila, pagpahingahin nyo na, Earth Signs. Yan, lalo na kung may pambili ka naman, di ba? Huwag masyadong tipirin yung bahay nyo para talagang swerte yung pumasok dyan. So, iba sa inyo, kailangan nyo magpa-renovate ng bahay, kailangan nyo magpaganda ng bahay. Oo. Tingnan pa natin. Mayroon tayo ditong Lemuria Returns, Earthy Spirituality, Community, Ocean Conservation. So, for some of you ito, kaya nag-isolate din kayo. Yung iba kasi gustong makatipid. Okay, so nandiyan na kayo, nagsisave kayo ng pera. So, parang gusto nyo yung ipagpatuloy. Maaring nung December nyo yan or October nyo yan na umpisahan, Earth Signs. So, parang gusto nyo talaga siyang ituloy. Kaya ngayon nagtitipid kayo. Okay, kaya you know, yung mga kailangan nyong i-declutter na sa tingin nyo, mapapakinabangan pa ng iba, i-declutter nyo na. I-declutter nyo pero i-bargain nyo na lang para pagkakitaan nyo pa, di ba, dagdag sa ipon nyo. What is growth? Itong growth na to. Oo. Lahat, parang lahat ngayon tinitipid nyo. Oo. Earth Signs. So, meron tayo ditong too much is hidden from you. So, ang nangyari sa akin kay Water Signs is kumakati yung ilong ko. Ngayon naman, sa inyo, Earth Signs, nagluluha yung mata ko. So, sino ba dito yung nagluluha yung mata? Baka kasi kailangan nyo na pong patignan yan. Baka may mga, di ba yung parang yung iba sa inyo nakakaramdam ng parang may puwing lagi sa inyong mga mata. So, baka kailangan nyo na po yung ipatingin. Either malabo yung mata nyo, or ano ba, hindi ko alam kung ano yan, di ba? Basta ipatingin nyo na po kung yan yung nararamdaman nyo, kung lagi siyang nagluluha. Kasi excess yun, di ba, pag nagluluha. The unseen, too much is hidden from you. Di ba, madaming tinatago sa'yo, o kaya gusto mong tuklasin. Di ba? Kaya nga yung iba sa inyo nagmamature na we. Kasi ang daming tinago sa inyo. Na gusto nyong kumawala. Yun yung nafe-feel ko sa inyo. Earth sign. So, tignan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Too much is hidden from you. Kupa tayo ng isa pang card. Atlantis. Rapid development, excellence, success. Okay, so, ayan o, merong, kahit na madaming tinago sa inyo, siguro yung iba po kasi, para din yun sa inyong kapakanan. Sa, oo. Yung iba sa inyo. Kaya, meron kayong mga bagay na hindi nyo nalaman o hindi pinaalam sa inyo. Kasi parang makakasira yon sa paglaki nyo. Makakasira yon sa success na
ina-achieve mo or gusto mong i-achieve. Kaya madami din tinago sa inyo. Maaring yung nanay mo o yung tatay mo. O yung mga taong nasa paligid mo. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Para bang ayaw nilang sirain yung... Hindi naman yung fairy tale life mo. Hindi naman ganun. Basta parang meron silang... Parang iniingatan ka nila. Yung iba sa inyo parang inaano nila as fragile. Ayan, parang yun... Fragile kayo sa paningin nila, earth signs, kaya siguro yan, may mga bagay talaga na tinago sa'yo. So, tingnan naman natin yung iyong career and finances. So, may success dito. So, for some of you, maaaring magkaroon na kayo ng trabaho kung naghahanap kayo ng trabaho ngayon, or yung iba sa inyo, ma-promote, makita ng mga boss nyo yung inyong mga achievements, yung mga ginagawa nyo talaga, nakarapat-dapat kayo, nabigyan ng mataas na posisyon. Okay, so tignan pa natin, para ding merong surprise na paparating sa'yo ngayong araw, earth signs. Tignan pa natin. So, meron tayo ditong page of cups, at meron tayo ditong, two of cups. Mayroon din tayo ditong King of Wands. Okay, parang may nagkakagusto sa'yo. May nagkakagusto sa'yo. Earth sign sa inyong trabaho. So, very attractive ka. Very charismatic ka. Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Kasi ito, hindi ko alam, mataas yata yung position nito. Basta medyo mas matanda sa'yo yung taong to. Nagkakagusto sa'yo. Parang nag-hitch. Hitch ba itawag dun? Basta nagpapadala kasi siya ng mga mensahe. So, maaring laging gusto ka nitong kausap. Kausap. Napo-fall na to sa'yo. So, mag-ingat ka lang din, ha? Kasi hindi mo alam, baka mamaya ito ay may karelasyon na. Diba? Pero, kinakausap ka pa rin. O, yung iba sa inyo, pag nakikita nyo, ay nafe-feel nyo sobrang bait ng taong to. Meron na kayo naiisip kung sino yan. Pagdating dyan sa inyong trabaho. So, ano lang naman po ito, general. So, hindi ko alam kung para kanino yung reading na yan na may nagkakagusto sa kanila sa trabaho. Tingnan mo, pareho pang Leon, Diba? Nagkakagusto sa'yo. Mukhang mas bata ka talaga. At yung nagkakagusto sa'yo dito is mas matanda sa'yo. So, maaring mas nauna to sa trabaho. Earth signs. Nagustuhan ka nito. Siguro kasi masipag ka. Tapos, meron tayo ditong Three of Cups and Queen of Wands. Sinan mo pa, Diyos ko, mukhang magkakaroon kayo ng relasyon ng taong to. Kasi nagaano naman siya sa'yo, Alam mo, yung iba sa inyo, maaari talaga kayong ligawan nito. Three of Cups, so may celebration. So, maaaring dito sa celebration na to. Kasi nga may success na mangyayari dito. So, sabihin natin na naabot nyo yung quota nyo for this month or for this week. Tapos, magse-celebrate kayo. Mukhang aamin to pag nalasing ng feelings niya sa'yo. Yun yung nakikita ko dito. Earth signs. Diba? Two of Swords. So, medyo may takot ka na nararamdaman pagdating sa taong to. Naiisip mo na siya ngayon So, ewan ko kung iiwasan mo siya. Or, bali mo, kung gusto mo rin naman siya at kung single naman yung taong ito, why not? Wala namang masama. O, diba may Three of Pentacles dito? So, talagang perfect yung inyo kasing tandem ng taong to. So, parang pag kayong dalawa yung nagtatrabaho, talagang mas napapabilis, mas gumaganda, at saka mas magaan yung aura dyan sa inyong paligid. Mukhang magkakasundo kayo niyan. So, maaring yes, sa inyo, marami sa inyo, earth signs na ang makakarelasyon nyo is nagkatrabaho nyo. Okay? Or same linya kayo ng trabaho. Hindi naman totally magkatrabaho. Siguro nakikita mo siya lagi. Parang ganun. For some of you naman, kailangan nyo pang pataasin yung inyong skills. Ayan, para maabot nyo yung success na to. Para mas madali nyo din siyang maabot. Earth signs. So, pagdating sa pera, parang wala naman kayo masyadong problema. Kailangan nyo lang talagang
yun lang talaga, nakikita ko nag-iipon kayo. So, nagtitipid kayo, kaya wala kayong magiging problema sa pera. So, okay, dahil may titipirin ka naman, earth signs, kasi may trabaho ka naman. So, para naman dun sa mga walang trabaho, maghanap po kayo ng trabaho. Kasi, maaring eto na yung time nyo para makahanap talaga ng trabaho this January. So, ayan po, maraming salamat sa inyong panonood. And see you again on my next video. Bye-bye, earth signs!